Nandito po ang inyong lingkod, Sheila Javier Florentino, para po sa ating programang Magkape Tayo with Professor L and Sheila. At ngayon sa pagkakataong ito, kasama po natin ang isang kumakandidatong senador dito po sa ating bansa. Let's all welcome General Bato de la Rosa. Magandang araw po. Magandang hapon na sa iyo, Sheila, sa ating magkasamaan. Dalawang mayor. Opo, kasama po natin ang undefeated mayor na sumusuporta kay General Bato de la Rosa, si Mayor Mel Paksa ng San Isidro Abra, at ang kanyang father din na dati ding mayor ng Abra. Ano po? So, General Bato, kayo po ay pumapasok na po kayo sa top 5 sa ating survey. Ano po masasabi niyo po dito? Nagpapasalamat tayo sa tiwala at suporta na ating natatanggap galing sa ating mga kababayan. At asahan niyo po na mas lalo ko pang pagbutihin yung aking pangampanya. At kung sakaling mananalo man, asahan niyo po na si Bato ay talaga magtatrabaho. Magtatrabaho at hindi magnanakaw ng pera ng bayan. Yan lang po ang aking masasabi. And Mayor Paksa, ano po ang masasabi nyo sa kandidatura ngayon ni General Bato? Ano po bang suporta meron ng ibibigay nyo from Abra? Sa amin, mula sa aming bayan, kahit po sa probinsya ng Abra, sa San Isidro, sugid na nagpapasalamat kay General Bato dahil lahat po ng pamamaraan at gagawin namin para yun ay pagbibigay pugay kay General. Naman siya, dinalo pa lang siya ngayon. Pero yun, sumundo kami sa kanya dahil ang laking pagbabago, no? Isa sa mga bayan ng San Isidro sa probinsya ng Abra, kung bagat ay lahat doon ay nabago dahil sa kanya at ang ating presidente nga Rodrigo Roa Duterte. And General Bato, alam po ng madami nating kababayan kung ano po ang inyong layunin sa inyo pong pagpakbo ngayon bilang senador. So can you tell them, ano po yung inyong paninindigan dito po sa inyong pagtakbo bilang senador? Yung akin namang pagtakbo ay sa Senado ay meron ako pinaglalaban. Ang pinaglalaban ko po dito ay hindi kung ano-ano lang, kundi buhay. Buhay na libo-libong kabataang Pilipino na nasisira ang kinabukasan dahil sa illegal na droga. Kaya yun nga, pakiusap ko sa ating mga kababayan, sana samahan niyo po ako sa laban na ito. Dahil hindi po ito kakayanin ng kahit na pangulo natin hirap para totally matapos itong problema na ito. Kailangan natin na suporta sa ating mga kababayan. Gagawin natin ito para sa kabataan, hindi na para sa atin. So ito po, isusulong nyo talaga ang death penalty kapag naupo na po kayo sa Senado? Yes, first in my agenda is the restoration of death penalty. Doon sa mga drug traffickers. Ito yung mga nagpapabaha ng shabu sa ating bansa. Mga big time po ito, hindi ito small time. Hindi po kasama dito yung mga user, mga drug user, mga drug pusher, mga small time na nagbibinta ng shabu. Hindi po, dahil alam natin na mga biktima lang yan sila sa kahirapan at palagi natin sinasabi, pag death penalty pag-usapan, ang kawawa dyan, yung mga mahirap lamang na walang pambayad sa depensa nila sa kanilang kaso. So yung pong death penalty na isusulong nyo para po sa mga big time drug lords and traffickers? Yeah. Kaya po ako nag-insist dyan sa batas na yan dahil kinausap ko yung mga konbiktadong drug lord, mga drug traffickers sa loob ng bilibid. Nung ako yung Director General ng Bureau of Corrections, at tinatanong ko sila kung bakit sila mahilig mag-traffic ng drugs sa ating bansa. Ang sagot nila, isa, wala tayong death penalty or drug trafficking dito sa ating bansa. So sabi ko nga, yun lang pala ang magiging deterrence sa pag-traffic ng drugs sa ating bansa, yung death penalty. Sabi ko, hintay lang kayo pag ako'y maging senador. Ipupus ko yan. Opo, General Bato, itong nakaraang linggo, meron pong napakalaking volume ng droga ang nasa bat ng Costco. It's almost 1 billion worth ng droga. So, at nakapasok sa bansa natin. So, ano pong masasabi niyo dito sa nangyaring operation na ito? Ito'y ibig sabihin na kumikilos ang ating mga otoridad, kaya nahuli yan. At ito'y nagpapatunay kung gaano kalalim, gaano kalawak, gaano kabigat, gaano kakomplikado ang problema sa legal ng droga sa ating bansa.
at least ang malaking kakaibahan lang, no, noon at ngayon, before the Duterte administration, ngayon, sa panahon ni Duterte, ni President Duterte, ang droga ay ini-import galing sa ibang bansa. Samantalang noon, bago pumasok ang Duterte administration, ang droga ay hindi ini-import. Dito mismo ginagawa sa ating bansa. Meron na tayong, kung makita nyo yung mga sinira natin ng mga napakalaki yung mga drug laboratory, no? Shabu laboratory, capable of producing tons and tons of shabu in 1 week. So, yun po. Opo, so General, may mga pinangalanan ulit si President Duterte. Ito po mga narco-politician po natin. Yung mga politiko na involved sa droga, ano pong masasabi po ninyo dito? Sana hindi na mananalo yung mga tao na yan. At kawawa ang ating bayan pag mananalo pa yan. Dahil, alam na, dapat the people has the right to know. The people have the right to know kung sino yung kailang binubuto. Mahirap yung bulag yung taong bayan sa katotohanan. So dapat malaman nila. Ayag ba tayo na maging narco state tayo? Hindi, masiguro. Ang maghahari sa ating bansa ay mga narco politicians, mga drug lord. Hindi tayo papayag. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan din sa ABRA, mapapanood po nila ito sa ABRA para po sa suporta kay General. Wala. Pinabati yung mga kababayan namin sa probinsya ng ABRA, Padang Cordillera, ay tayo po ay magkakaisa, no? Ang pagsuporta kay ating General Bato para sa ganun na may katulungan tayo kung sa mga labanan ngayon sa kasalukuyan ng administrasyon ng ABRA, Presidente Rodrigo Rua Duterte, na sa pagpuksa ng mga droga, ay lahat naman tayo dito ay gusto natin maging makahimik ang mga bayan natin. So, huwag natin hayaan na someday isa sa mga pamilya at mga relatives natin na mabibiktima sa hindi magandang dinudulot ang droga sa probinsya natin. At well, I support you, sir. The province of Abra, 101% thank you, thank you, thank you. And General, sana mensahe niyo po sa ating mga kababayan, especially nandito rin po yata ang tumatakbong congresswoman ng 3rd District na sumusuporta din po sa inyo. Ay, salamat. Mensahe niyo po sa kanila. Una-una, doon sa ating mga kababayan sa ABRA, gusto ko lang pong i-remind kayo na ako ay adopted son ng Cordillera. Ako ay binaptized na muling doon sa Mountain Province at dalawang beses po. Pangalawang beses, binaptize ako as Mulingan doon sa province of Benguet. So, ako po ay anak ng ABRA, adopted son of ABRA. Kaya, kung ako'y papalarin, masasabi ko na hindi ko kayo magkakalimutan. Maging priority ko rin yung Cordillera, particularly yung ABRA. So, kung kayo'y naghahanap ng 24 oras na serbisyo, 24 oras na proteksyon, 24 oras na pagmamahal, o 24 karat na bato. Hanapin niyo sa balota, numero 24, De La Rosa Bato sa Senado. Sir, mensahe niyo po sa mga kababayan natin sa Laguna. Sa Laguna, sa ating mga kababayan dyan sa Laguna, ay sana po huwag niyo makalimutan si Bato. Andito lang po ako. Alam ko yung Laguna, napakalaki na probinsya yan. Sana po, andyan ako sa mga puso ninyo. Tamat po. Okay, so we also have here si tumatakbo congresswoman ng 3rd District ng Laguna na sumusuporta din kay General Bato. Mamensahe niyo po kay General Bato at sa mga kababayan niyo po sa 3rd District ng Laguna. Sa mga kadistrito ko po sa 3rd District of Laguna, ako po ay buong pusong sumusuporta sa paglaban po bilang senador ng ating senador. Tatawagin ko na pong Senator Bato de la Rosa. Ako po ay makapulis, alam niyo po yan, dahil kaibigan po natin halos lahat ng mga kapulisan. Sana po, suportahan po natin siya. Nakikita po natin sa kanya ang pagbabago, hindi lang po sa distrito ng Laguna, kundi sa buong Pilipinas, kung siya po ay ating tutulungan. At muli po, ito po ang inyong lingkod, Sheila Javier Florentino, para sa ating programang Magkape Tayo.